pagpapatayo ng mga silid-aralan patuloy sa progreso sa kabila ng new normal distance education na ipinatutupad. Si Nesli Santelian sa detalye. Bagamat may iba't ibang modalities o pamamaraan na ipinanukala ang Department of Education tulad ng blended learning, synchronous, asynchronous, modified hybrid o modular na ipatutupad naman ng mga paaralan sa kani-kanilang bayan bilang paghanda sa new normal distance education para sa school year 2020 to 2021 ay patuloy pa rin ang progreso ng pagpapatayo ng mga silid-aralan dito sa lalawigan ng Bulacan. Ilan sa mga mayroong ongoing building construction ay ang paaralan ng Banga High School, Dampol High School, Bulihan High School, Sullivan National High School, Tabang Elementary School at Bulihan Elementary School. Tinitiyak ng bawat lokal na pamahalaan na hindi maaantala ang ganitong proyekto, lalo at higit na kakailanganin ang marami pang silid-aralan kung sakali man na ipahintulutan ng Interagency Task Force, Department of Health at Department of Education ang face-to-face learning o blended learning kung saan mahigpit pa ring ipatutupad ang social distancing at mga precautionary measures para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Samantala, kasabay ng nasabing proyekto ay tuloy-tuloy din ang pagpapatayo ng multipurpose covered court sa mga barabarangay gaya ng Banga Second, Sipat at Parulan. Para sa Eagle News, Nesli Santelian, we live in interesting times.